sa ating game number 1 dahil excited na tayong lahat malaman kung ano nga ba yung magiging kinalabasan nitong matchup between the last two teams dito sa CBOL National Team Selection. Ang ating nakikita sa taas dahil nakaka-regen din naman siya agad-agad. Pero right now, kinakailangan natin bantayan. Magkakasalubong yung dalawa nating junglers na Wolves. Anong rotation itong ating mga players dito? Pwebelo rin dito. Si Ogwen, makakatalon. Matatalon ang Stakinaga. Tatry lumipad pero hindi kakabit yung kable niya. That will be first blood for the side of Brand Esports. At mukhang si Dokme na nga yata yung gusto nilang isunod dahil si Flap Tizzy with the Bravest Fighter pumasok na rin sa dalawa. At mukhang tutuloy niya talaga itong laban na ito kay Dokme. Isa na lang ang kinakailangan niya para papagsakin pero hindi aabot yung kanyang damage. Meron ding magpapabagsak ng Feathered Airstrike dito sa itaas pero mukhang sinasayawan lang naman siya ni Aizawa. But then again, the turtle might just go into the hands of Brand Esports dahil wala nang magpo-contest na may hawak ng Retri. Kyle TZ, tapos ready-ready na itong si Flap tsaka si Pew na Romesco. Ito pa rin yung ginagawa ng Brand Esports pag early game na nakikita nga natin simula kahapon na dito na naman si Ogwen. Mukhang may bala kay Dokmen. Dokmen dito masastun yung dalawa pero mukhang siya na nga ay tutumba na talaga pero hindi pa pala. Buhay na buhay pa rin siya at ang mawawala pa nga ay si Pew. Wala. Kyle TZ. Nako, mukhang napalalim ata yung Brand Esports doon. Nakakalimutan ata nila na early game pa lang to. At masakit na masakit yung Fanny pagdating kay Pew. So, dapat mag-ingat ang Brand Esports sa mga ginagawa nilang engages katulad nun. Alam nila na wala ng Bravest Fighter si Flap TZ. Talagang nagiging maingat na yung team sa atin dito. Ayaw na rin lumalim ng Brand Esports. Pero mukhang si Kyle TZ, kukunin niya doon si Takinaga. At mukhang meron pang mangyayari ditong catch kay Dokmen and Super Marco with that kill. Ngayon, medyo lumalamang na naman ang Brand Esports pagdating sa early game. Kung makikita natin, meron na silang 2K gold lead. And talagang inabuse niya yon, talagang tinatry niyang ubusin yung energy shields doon sa may bandang baba. Pero si Pew dito, gumapit na ng Feathered Airstrike. Kyle TZ talagang habulin pa si Aizawa. And that is another kill for Kyle TZ. At ngayon si Dokmen dito, pinupull na yung turtle. Parang may mangyayari na namang laban dito sa baba. Brigida! Si Dokmen ang sinunod nila after nila patumbahin si Aizawa sa gitna. Tapos ngayon lumilipad-lipad lang naman si Takinaga. Pero wala na yata silang mahuhuli pa dahil ang sakit na dito ni Flap TZ na pumapagitna. Sinusustain niya lahat ng damage na ibinabato sa kanya. At si Avos yata, kahit yung Contrat Inferno hindi na rin kinakaya, he will also go down. And now, 6-1 na yung kill score natin, Adi! 6-1 na nga at mukhang gusto pa nilang gawing 7 pero yung TZ doon tamang back lang naman. Si Takinaga papasok na dito, naamoy niya si Super Marco and that's a kill for Takinaga against Super Marco. Talagang hindi papayag itong game, love na walang bawi. At tayo makikita dito sa bandang middle lane, makakakita nga ba at makakahuli si Ogwen. Mukhang makakuha ka siya na isa, yayakapin na rin dito sa bandang kita. At Dokmen, tutumba na nga! Wala na rito yung roamer at nagahold ng Game Lab. No trade so far para sa side ng Game Lab. Nakikita nga natin, no, na tinatry naman talaga nitong Game Lab na bumawi ng bumawi dito sa side ng Brand Esports. Oh, may flicker galing kay Pew! And he will take down yung easy in that situation. And pero mukhang dito sa top lane, may balak na naman ng Game Lab. Ogwen dito, nagbola-bola na. Pero hindi kakayanin ni Ogwen yung sakit na binibigay nito ni Takinaga. Na ganun, hindi yata problema ng Brand Esports yun. Kasi mukhang sila pa kayo nag-i-initiate nahatak dito. Pero ang daming nahatak nga lang doon ni Dokmen. Kaso mapapa-flicker din siya papalayo dahil medyo makunat yung mga nahuli niya ngayon. At maging etong si Super Marco, hindi na yata nila kinakaya yung damage output niya ngayon. Medyo napaganda talaga yung early game para sa Marksman dito ng Brand Esports. And killing spree na si Pew dito, Adi. Brand Esports, tuwing na matry na sumagot itong Game Lab, eh hindi nila hinahayaan. Talagang ini-impose nila kung ano yung play na meron sila. Katulad nito nangyayari dito sa gitna. Grabe talaga si Ogwen. Kanina pa siya nakakahuli na napakagandang mga targets. And right now, it seems like Yuk TZ will be the next target. Pero napakagandang BMI out muna galing sa kanya. Kaso nga lang, sabi naman dito nila Takinaga, kumuha tayo ng trade sa taas. Super Marco will go down. At yun ang bawi na hinahanap kanina pa ng Game Lab. Na dito sa members ng Game Lab plus meron pa siyang Wind of Nature so hindi na siya mabilis mabuburst down itong ni Takinaga. Conceal play dito ginamit pero namataan sila ni Pew at mukhang si Pew na nga yung susunod na target dito. Hindi umabot yung Feather Airstrike ni Aizawa but look at that first kill coming in from Yuk TZ. Mukhang siya pa kayo makakatapos ng buhay niya pero papasok na rin si Kyle TZ dito. Ugi Shadow kill ikinasana sabay shred lang galing kay Super Marco. Brand Esports dito no, makikita mo kung paano sila rumespo sa teammates nila pag may nangyayaring clash. Laging ang bilis nung pagdating nila kagaya nito si Takinaga dito na huli. Ang
hirap talaga ang katapat ng isang Kufra kapag Fadi ka. At yun na naman ang nakikita nating kwento para dito sa labang ito, Adi. Hindi nakuha dito ni Takinaga successfully yung kanyang purple buff. Hindi siya tinatantanan dito ni Ogwen. 019 on this Kufra. Lagi at lagi nakakahuli ng napakagandang mga targets. And oy! Speaking of huli, meron na namang isa. Gagamitin na dito yung I'm offended niya. Pero marami nga bang mahuli mo kang babalik na yata para sa Brand Esports dahil medyo makita doon yung ating nakitang laban at nabuhusan sila doon ng napakandang blazing duet galing dito kay Yuktizi. 2K na yung gold lead nito ni Super Marco against Yuktizi. Pero kung makikita mo ngayon, humahabol na sa gold. Pero sakit. Si Pew ang sakit! Oh, makakancel doon ni Docman yung posible sana talo ni Ogwen. Walang mayayakap dito at mukhang napigilan na doon ni Docman talaga yung engage. Nakamunti ka na sanang maging delikado para sa kanila. But still, ang dami pa rin mga minion waves. Kinakailangan munang mag-ingat dito sa pwesto ng mga members ng Game Lab dahil ang Brand Esports talagang gusto na nilang magpatumba lang magpatumba ng mga objectives para makasecure ng mas malaking agwat in terms of gold laban sa Game Lab. Pero alam kaya yun ang Game Lab kasi parang nag-iingat din sila doon. Naghihintay na matatalo na si Ogwen, may mahuli siyang isa pero kakancel lang na naman ni Docman dito. At si Yuktizi sumasayaw na naman, ginagamitan ng Blazing Duet sa mukha yung mga players dito ng Brand Esports. Pero napakasakit na rito ni Flaptizi, but maging siya ay tutumba. That's a 2-for-2 exchange. Kung gusto nilang matapos tong laban ng malinis, pero mukhang dito si Takinaga may balak kay Pew. Mag-aabutan nga pa siya dito ng damage ni na Super Marco. Mukhang makakalipad naman na siya pero wala na siyang energy ngayon. Tatry niyang tumakas pero napapalibutan siya ng dalawang players dito ng Brand Esports. May ultimate pa dito with the light wheel. Super Marco will be taking down that jungler dito ng Game Lab. At napaka-up din niya na dito maging si Aizawa. Hindi nakakayanin pa yung passive niya. 3-4 sa carry na ito. 9-3-4 na nga pala si Super Marco dito. Hindi natin napapansin pero Ogwen pumasok na naman. Naubos na dito halos ang players ng Game Lab. Docman and Havos are left to defend. Pero maging si Docman, mawawala na. Havos na lang ang natitira. Counter at Inferno, kinas na niya. Pero maging kahit na yung pinaka-sustain na skill niya dito, hindi na tatalab dahil sobrang sakit na ng Brand Esports. And wala silang minion waves ngayon. They will transition into taking down the Lord. Chance yung Game Lab na mag-defend if ever na makuha nga nito ang Brand Esports. At actually, ang ganda nga ng wave clear na itong Game Lab. Tapos, ang ganda ng pag-flow nila ng minion waves. Tignan mo, yung Brand Esports, hindi nila napagsabay-sabay yung pag-flow ng kanilang minions. Pero Flaptizi dito, mukhang gustong pumasok. Okay, hindi nga lang aabot doon yung Feather Airstrike pero may mayayakap na isa. Si Docman tinutunaw na talaga dito at mukhang hindi na niya masusurvive pa. The Lord is still up pero the members of Game Lab isa-isa na talagang nawawala. Yung TZ dito papasok na rin with the Blazing Duet pero yung damage yata kinakapos pa at wala pang tumutumba sa Brand Esports. Mukhang the next target is the base and they will take this game. Ano nga ba ang mga pangyayaring iaasahan natin para dito sa game number 2? Si Kyle TZ na secure yung kanyang orange buff and si Docman dito may grapple block na ginagawa para madelay itong si Pew. Hinarangan. Ito yung mga madalas natin nakikitang minions pero Guardian's Bulwark na full ang stacks naman din ay papang-clear nila ng mabilisan. Hindi muna magiging problema masyado yung ginawa nilang pande-delay. Mas magiging problema yata siya para doon sa mga nasa ibang lanes. Si Takinaga, parang inuumpisahan na itong turtle and hindi na ata marereset ito ng Brent and makukuha na nga dito ni Takinaga ang unang turtle natin para sa larong ito. Gawin sana. At nag-aabang naman ang Brand Esports din dun sa top. Pero hindi rin nila alam na nasa gitna si Havos. Hindi pa masyadong nagkakasalubong at nagkakitaan yung mga miyembro natin. Pero mukhang ito na nga yung first kill na makikita natin. Few will be going down. Dalawang ultimates ang ginamit para patumbayin siya. Actually, parang dalawa ba or parang tatlo? Kasi pati yung Petrify ni Havos, ginamit niya talaga para makuha dun si Pew sa mid lane. Ang ganda nung pagpasok nila dun, pero nahihirapan sila sa larong ito. It's unusual to see the situation from Brand Esports pero magugulat dun si Super Marco. At ngayon, medyo mas marami nga lang yung players na nag-aabang from Brand Esports. Nandito na yung game natin, mahuhuli with the Numenong Blast at sinundan pa ng Wild Charge sa by Blazing Duet dito galing sa baba. At mukhang napakaraming low on HP na players dito sa side ng Game Lab. Mukhang kinakailangan nila mag-disengage talaga dahil nakuha na lang Brand Esports yung ultimate zoning na pwede na lang masecure at hindi pa malatapos dahil sabi ni Flaptizi, ilaban na natin to. 2 members are down once more from the side of Game Lab at nakuha ng Brand Esports yung
turtle na yun. Manitutuloy yung plano sa kanya, i-clear yung mid lane at mga magta-transition na agad dito sa bot dahil look at Tizzy. Mukhang gusto niya talagang kunin etong Torre, pero hindi natin alam na mas marami pa lang nangyayari doon sa taas dahil si Sado ka ng matapang flap, sabi dito ni Haboss. And kung makikita mo, kanina pa nila tinatry bigyan itong Yuzhong na to kasi nga kapag ka nabigyan mo ng Valentina, hindi siya magkukulang mang terrify na mga gusto niya i-terrify. Wait. Pero si Ogwen dito mapapa-flicker na, mawawild charge nga lang din dun sa pater na ibinagsak dun ni Dokmen sa baba. At mukhang bagantihan din naman dito ni Few dahil kinopya na rin pala yung wild charge sa gitna. At ngayon naman, nandun sila sa loob ng real world manipulation. Super Marco pumasok na rin with the Blazing Duet. At eto na yung bawi ng Bread Esports dahil dalawang miyembro ang nawala sa side ng Game Lab habang si Ogwen lang ang tumamba sa kanila. At mukhang hindi pa nga yata sila tapos dahil Wait. Si Few naman dito sa gitna ang tinatarget. Pero mag-flicker pa palayo at mag-disengage na. Tamang disengage lang muna sa Game Lab. Actually, kanila yung clash na yon, yung pag-agaw ni Few sa wild charge ni Dokmen, sobrang on point din. So, mas napaganda yon para sa side ng Bren Esports. At hindi pa tapos yung Bren Esports, bibigyan na naman nila dito si Yuktizi. Yuktizi, low ka na, pero mapapabank away na lang siya. Pero na-forced nila ang napakaraming spells din naman dito kay Yuktizi. Wala nang flicker, at ngayon mukhang ang target na talaga nila ay kunin etong bottom lane. Pero maraming players ng Game Lab ang nag-aabang din dito. Ha? At alam nila, walang noob Lumen on Blast, hindi na muna i-risk ito ng Bren Esports. Hindi na nga i-risk ng Bren Esports kasi wala na rin silang minions doon. Pero kung makikita nakuha itong wild charge, kaya nagugulat tayo para, uy, may wild charge din yung Bren Esports doon. Ayun na naman. Ayun na naman nga dahil meron yata tayo may kitang kill doon sa baba. Pero bago yun, tingnan muna natin itong nasa gitna dahil si Aizao, Aizi na Kinaga rather, ay pinatumba na with the Tempest of Blades as well coming in here from Kyle TZ. Hindi na talaga nila napigilan itong Bren Esports at nabasag na nga ng Bren Esports ay yung bottom lane. Concealed play dito, makakakita si Ogwen ng mga players coming in here from Game Lab. Pero hindi nila ipagpapatuloy ito, medyo makunat yung mga namataan nilang heroes doon. Kaso hindi makaabante masyado ang Game Lab ngayon. Dokmen nga lang dito, may ita-target na, nag-wild charge na onto two heroes dito. Ogwen is down at nandito na rin yung Blazing Duet. Sabay stun pa sa dalawang heroes. Galing dito kay Flap Tizzy at si Kyle Tizzy rin. Hindi pa siya tapos. Tempest of Blades mukhang ipapasalo niya sa dalawang heroes at mukhang hindi pa talaga sila tapos kasi gusto na lang ilaban to pero makaka-out pa rin naman sila Takinaga. Pero eto na yung perfect opportunity, Adi, para i-secure nila etong Lord na na-open sa kanila. Actually, ang ganda ng pagkakuha ng Game Lab dun kay Ogwen. Pero sabi nga natin si Takedown kahit na mag-isa kasi alam niya na meron ng mga na-burn na skills at talagang kaya na niya yon given na sobrang taas na no lead na meron sila. Pero Void Crystals dito, pangtaboy muna pansamantala sa mga players ng Bren Esports, but they still will be able to take down this second tier turret regardless kung napakaraming nakabantay doon sa Game Lab ang laki ng gold lead na nasa kamay ng Bren Esports ngayon. Nagpaparamdam na naman si Few. Kanina pa niya ginagawa to with the Valentina. Real world manipulation, ginagawa bit na rin ni Aizawa dito just to clear this Lord at mukhang magiging focus na lang ng Bren Esports ay etong Torre sa bandang top lane pero magba-Black Dragon form paalis si Havost. Tatlo sila rito na nagtitipon-tipon sa may bandang damo pero sina Owen din may plano, makikita niya yung mga players dito ng Game Lab dito at mukhang papasok na lang tuloy ng Bren Esports. Flap Tizzy with the Bravest Fighter at naghihintay lang ng tamang opportunity dito ang mga players ng Bren dahil nakita nila kumpleto ang mga players ng Game Lab at hindi na nila ipipilit din. Dokmen pumaharap dito at mukhang siya na nga ang susunod na tatarget rin pero pang bait lang naman BMI out at Takinaga as well as Dokmen, mukhang meron silang ibang pinapakay gawin. Nararamdaman nila na naghanap sila ng dadaan doon pero sinisimulan na ng Bren Esports etong Lord at mukhang ngayon pa lang sila pupunta pero nakapalibot na rin yung mga players ng Bren Esports sa kanila. Ayan na nga si Super Marco nag-BNI papasok, tinutunaw si Dokmen dito sa grok niya at babalik lang din naman doon sa Lord pero sobrang poke na ang nagawa nila doon, enough to let or to make them go away at hindi na makapag-contest para dito sa Lord. So napakasakit na ng members ng Bren Esports as well as ito nga si Kyle TZ with this link 202. So napaka-free ng farming na nangyayari dito para kay Kyle TZ. Naka-Radiant Armor na si Ogwen kaya sobrang tapang na rin niya rito kahit nasabihin na natin ginagamit talaga yung Void Crystals at mukhang si Takinaga dito matatarget pero meron siyang immune dahil naka-first skill siya. Makaka-out nga ba siya ng tuluyan? Mukhang hindi na nga yata dahil meron din mawawala si Aizawa yun sa baba at ngayon tinutuloy-tuloy na lang nila yung laban dito. Yung Torre yata isusunod nila dahil wala na dahil dyan makakapasok po sila. Tatlo na ang namamatay para sa side ng Game Lab at mukhang aapatin pa nga yata dahil si Takinaga na lang ang natitira at sabi ng Bren Esports tatapusin na namin itong laban, kami ang magiging kampiyon ng Seaball 2023 National Team Selection.